Hello. For this interview, we have one of the country's top hair and makeup professionals. He has done the faces of the country's top models, beauty queens, and showbiz personalities. Without much further ado, please welcome Mr. Jim Ryan Ross of Culture Salon. Thank you.
Hi, Jim. Kumusta, Jim? Hi, Direk. Hello. Kumusta ka? Oo, sa wakas. Ang busy-busy kasi niyan eh. Anyway. Jim, ano, tell the audience kung sino si Jim Ross, one of the country's respected hair and makeup specialists. Wow naman. Grabe naman yung respected. Well, you know, Direk, yung hair and makeup, that's something that I'm very, very passionate about. And I'm just very lucky to have met people like you who have helped me with my career. And, you know, day in, day out, yun yung nasa utak ko. Being an artist. Mm-hmm. And, of course, parang being an artist, you want to develop your skills and your craft. But at the same time, I really want to make a little difference in everything that I do. And yun. So I'm very glad. I've been in this for quite a lot time now. And again, with people that I've met through time, like you, Direk, I owe it a lot, no? That I was able to sustain a career. Nox naman. Anyway, Jimmy, kwento mo nga sa amin, paano ka nakapasok sa ganitong klaseng career? When did you start? Paano ka nag-start? Yeah. Medyo parang kinoconsider ko medyo late akong nag-indulge professionally. Mm-hmm. Kasi I was already 28 years old when I decided to quit my corporate job and jump into makeup and hair. Okay. So prior to that, ang layo. Yes, I worked for an international financial company. It's a big global corporate, and I was handling numbers. I hate numbers, pero I was handling forecasting for the company. But meron kaming transfer na account from Australia to the Philippines for Asia Pacific region. Mm-hmm. And hindi alam nung boss ko that when I was there, nag-enrollo ko to a makeup school kasi hilig ko talaga siya. Mm-hmm. Okay. And then after a while, during paano that yun, time... Jim, matanong ko lang, you did it after office or during weekends? So paano yung pag-aaral? At certain part of direct, meron ng time doon sa job ko na na-promote na ako. Medyo flexible na yung oras ko. Okay. Medyo na ma-manage ko na siya. But of course, day job talaga is that, no? Mm-hmm. Pero talagang hilig ko eh. So, sumasalin ako sa mga bridal shows, yung ganyan. Mm-hmm. And meron akong isang, na first time kong nakasali sa bridal show sa Sofitel. Back then, it was Western Philippine Plaza transitioning to Sofitel. And sobrang ko nun. Kasi kaibigan ko yung banquet manager. So, sinama niya ako. And I was so surprised about that na... Medyo, that is about fire for me kasi grabe yung mga designers na and all na nandoon. Okay. But just to give you, nag-start talaga yan, I think when I was in high school or college, when I started joining theater productions. Oh, okay. Mm-hmm. So, yun talaga. Di ba, syempre, pag nasa theater ka direct, talagang gagawa ka ng yung hair and makeup, sarili mo, di ba? So, nandun yung passion ko for so, high school pa lang. High school pa lang, may interest na. Yeah. Oh, yes. Okay. Eh, bakit? Then, okay, sige. Tuloy lang muna. Tuloy muna. Baka mawala yung... Pero nung college, direct, I took up mass communication. So, tuloy-tuloy yon yung passion ko for that. No? Tuloy-tuloy. Kaya siguro nag... nung college, we were doing productions and stuff. So, talagang interest ko that. But my very, very first job was into photography and video editing also. Hmm? Mm-hmm. Pero at that time, nakita ko talaga hindi stable. It was okay. Just medyo mababa yung sahod ko. So, that's why napunta ako doon sa corporate. Okay. Na medyo malayong-malayo talaga. But I believe it gave me a jump start. Okay. To do this. Medyo nakaipon and all. Tapos nagkalakasan ng loob. That was when I was 28 years old. That's the time that I
Ginawa ko na nga. Kaya so, pala, Jim, I remember yung una kitang naka-work, una kitang, minsan umaten ka ng meetings eh, di ba? I remember, parang, you're always parang ayos na corporate ang ayos mo, di ba? Sa, na-off yung mic mo, na-off yung mic. Na-off yung mic mo. Yan. Naka-off yung mic. Tingnan mo sa baba, tingnan mo sa baba, may microphone icon, mute, yung nakalagay mute. May nakalagay mute, tignan mo. Ayan. Sorry. Paano yan, direct? Mapuputol ba yon? Hindi, okay lang. Hindi, ako nang bahala. Tsaka mas okay. Gusto ko mas natural, Jim. Ayoko. Okay. So, yun nga, direct. Siguro, nadala ko nga yun na yung somehow the professionalism and how you present yourself. Kasi, and also, I think you believe it's also in my character. Kasi parang first things first, parang you have to present yourself. You have to sell yourself. Diba? Yes. So, tapos, syempre, hair and makeup, nagpapaganda ka. So, paano ka paniniwalaan kung hindi ka maganda? Totoo. Hindi totoo. You were one of those. Yung una mong, siguro, unang mga taon mo yun sa industriya. Na napapansin ko kaagad. Sabi ko, maayos ito. Diba? Yung hindi trying hard. Maayos. Basta maayos. You know what I mean? Maayos. Kumbaga, nakakapag-command agad ng respect. You know what I mean? Yung may hiya kang pagalitan or whatever. Kasi maayos na tao yung karap mo. So, yun napansin ko kagad yung gym. So, agaling pala yun from the corporate setup na dala mo dito, no? Okay. Siguro direct, tama yun. And, noong 2008, hindi pa agad syempre nag-start, no? Mm-hmm. Nag-racket-racket lang, sumasama kung kani-kanin makikilala ko. Mm-hmm. But it was my good friend na meron silang events company. Tapos meron silang, nakapartner sila sa Maybelline at that time. At yes. Nalaman nila, si Maybelline was looking for a new makeup artist. And okay. For you to be part of it, you have to join parang reality show. A mini reality show was aired in ABS back then. So yun, luckily, nanalo ako doon sa competition. And that's, okay. I believe, that started it on. Fate, no? Fate. Imagine from a different career paths, tapos biglang pinasukan mo to, no? Well, you've worked with many personalities. Yung political spouses, yung beauty queens, showbiz personalities, top models. What makes you in demand sa tingin mo sa upper crust clients? Well, actually, direct, hindi lang limited to that crowd. I don't limit my artistry to that crowd. Mm-hmm. In fact, hindi ako conscious with the rate. Alam mo yan, direct, diba? Yes, diba? Yes. As long as, kaya mahal as namin long yan. As I can mahal, express. Mahal na mahal namin yan. Kasi, unang-una, hindi yung pera. So, it's really the purpose. Ano ba yung madudulot sa akin ng trabaho na yun? Okay. So, that person may not give me right away na monetary or that job, no, may not give me monetary in return right away, pero I might meet people through that job. So, and I believe through that practice of mine, I was able to meet, yun nga sinabi niya, mga distinguished clients, medyo na sa upper crust, and then of course the beauty in the beauty industry as well. So I believe ganun direk eh, hindi agad nagtatanong, hindi agad pera yung basehan. Kumbaga, hindi man pera, nag-ano ka na, anong tawag doon, yung parang nag-iipon ka na ng premium, di ba? It may not be in money form, pero yung pakikisama, importante yun. You know? Saka naano ko na yan, direct, na I can attest na in the long run, nakuha ko din naman yung financial reward. Correct. Kasi sabihin nila ngayon, no, Jim, maglambing ako, ito lang yung walang budget or ito lang yung budget. But if I deliver a good job, if I do it and I deliver a good job,
I'm hoping na I'll be on the top of their heads, on their minds rather. Pagkaroon ng project na medyo bongga na yung budget, di ba? And nangyari naman yung direct, maraming beses na nangyari. Jim, nakapagtrabaho na tayo in many shows, no? Since in the fashion industry. Kilala mo na yung mga tao, I know your etiquette, I know how professional you are, kilala mo na kaming lahat. Paano ka nakakapag-deal with people in the industry na, alam mo naman, busy lahat, no? Hectic ang pacing. And syempre, yung iba nagkakaroon na ng attitude, nagkakaroon na ng hindi magandang, minsan may hindi magandang disposition on a particular day. How do you handle that? Direct, believe it or not, whether the project is small or big, whether kapitbahay ko lang yung may makeupan ko or a project na bigay mo or direct Joey, I always get excited still. And I treat that job and that opportunity as a new opportunity. Very positive. Tapos it could be, yes, it could be, like I said kanina, baka may makikilala akong bagong tao ulit doon. And then, or may matututunan pa rin ako doon sa magiging trabaho kong yun. So again, I do not limit myself in any projects. And at the same time, I love meeting new people. So, eh syempre hindi lahat ng nakatrabaho natin na nakikilala natin direct mabait. Meron parang hindi mo maintindihan yung ugali. Pero I try to just do my job and deliver good. I have to be honest, of course I have my highest respect to you, Direct Joey, Direct Raymond, at sa lahat ng mga directors na nakatrabaho ko. At karamihan doon direct sa inyo, talagang at first na-intimidate ako, medyo nakakabahan ka. But I don't use that in a negative way, na ayoko nang kayo makatrabaho. Rather, I use that para maging na-challenge pa ako to prove that, to gain your trust, kumbaga, diba? To prove my worth and gain the trust of the people that I work with. I believe, yun nga, parang, again, always parang bagong trabaho, parang excited ako. And then, yun nga, yung meeting people and, you know, treating them well also. Alam mo, at ayoko nang nalilate, Rek. Ay, pareho. Nagalit ako sa sarili kapag nalilate ako. Anyway, Jim, alam mo, yun ang napansin kong attitude ng mga, yung generation mo, even the designers, ganun sila, imbis na mag-delve on the negative aspect, they would rather see the light, no, yung positive. Yung doon ako natutuwa sa ganun sa generation ngayon kasi imbis na mag-isip ng masama or kung ano man, iniisip nila yung magandang maidudulot lahat ng situations, no, whether good or bad. Now, Jim, can you tell the audience pala, sino ba ang ideal Jim Ross client? Yung para sa iyo, the ideal Jim Ross client. You don't have to specify names. I-describe mo lang yung ideal Jim Ross talent. Yung ideal po na client for me, yung uupo, sasabihin, Jim, ikaw nang bahala. Ganon din, ano? Para sa designers, ganon din, no? I believe, opo, sa atin, mga artists, di ba? Parang, kasi pag narinig mo yun na ikaw nang bahala, una, yung artistic, blood mo talagang, wow, okay, I can do what I want. And then, pangalawa, meaning, may tiwala sa'yo yung kliyente mo. Correct. Sarap yung direk eh. So, I won't limit it to just yung mga inaayusan ko ng hair and makeup. I would also attribute that to people like you, direk. Kasi, there were also a lot of times na sinabi, Jim, alam mo na yan, ikaw nang bahala. Oo naman. ang sarap ng feeling nung direk. Kasi syempre nga, ako, I go to the job prepared. So, alam mo, may show tayo, tapos pag-aralan ko, I try to connect with the designer, or i-research, tatanong ko sa inyo, di ba, kung ano ba yung pegs, and then I'll give also my suggestion. I mean, I'm always ready in that sense, pero pag nakarinig pa ako na, ay naku, Jim, I don't need to see that, ikaw na bahala. Parang, it gives you, again, yung artistic side na dyan na excite. Tapos,
yun nga, parang ang sarap na pinagkakatiwalaan ka ng tao. Katabaw. Alam mo, Jim, the reason why I gave my trust is when the first time yata or second time na nagkatrabaho, pinakitaan mo ko ng mood board. Sabi ko, matino siya. Matino siya at kumpleto with explanation. Okay, so ganun po katrabaho si Jim Ross. Kaya nung succeeding shows, ikwento ko lang, oh, Jim, ganito yung peg, bahala ka na. Diba? Kasi alam ko na alam niya yung ginagawa niya. Diba? Saka, Derek, ano kasi talagang Emma, kasama ko sa bahay, they would detest also na if I have a job the next day, lalo na kung medyo malaki, yung that mga shows natin, mm-hmm. nga, gagawa ako ng mood board or kapag meron akong time, gumagawa pa ako ng face chart. Mm-hmm. Ayun, nakikita ng face chart. Oh. Medyo nawala na yung ganong practice eh. Mm-hmm. Nakakasad. Pero I love doing face chart. Kasi minsan ngayon, parang may titignan sa phone, i-download or screenshot. Parang I believe kahit sa abroad, medyo may pinapractice pa rin yung face chart. And I want to... Yun yung sinasabi ko, Direk, na parang gusto ko sanang, I want to create some changes and bring something to the table, to the industry. No, parang why not we do that? It looks very professional also. Yung face chart, approve mo sa production, sa director, sa producer. Tapos ipopost natin sa wall. Hindi, I diba? Remember, pinapapili mo pa ako among the face charts. Diba? Ready ka eh. Yung bisa sa kabisihan ng Fashion Week, remember? Biglang I'm in a hurry going to my next show. Biglang the following day na show natin. Direk, papakita ko lang sana yung face charts. Sabi ko, sige Jim, patingin. So ako naman, nakita ko naman maganda. So I give my trust, di ba? Kaya ganun yun. Kasi I saw somebody na talagang prepared, seryoso, professional. So sabi ko, matino itong kausap, matino katrabaho. And yung Direk, yung mga... Yun naman, I don't think it's extraordinary. No, anybody can do that. I just really chose to do it consistently. Mm-hmm. Tapos, and you know naman, Derek, I have a team, di ba? I have a pool of hair and makeup artists. These are all freelance. Lahat magagaling. Mm-hmm. They do their own stuff with bridal, with editorials, with fashion shows. But we come together to share best practices. So, yun, if you... hindi naman to brag about it, but I am very proud of the team that I created kasi doon ko na siya share na bawal na late, you dress up well, walang mga nakachinelas. Hindi naman to ano. Pero you have to present eh. Lalo na kung may mga corporate clients doon, kailangan presentable tayo. And then you do stuff. Yun, sila, nagpe-prepare din sila. Minsan sila na yung gumagawa ng mga face charts for our shows kasi kung busy ako, sila yung pagkakatiwalaan ko. At minsan kung wala ako physically to the show, I know that they can communicate and I know na yung resulta ng trabaho namin. So yun, Direk. Malaking bagay din marunong sila makisama. Marunong rumespeto, marunong makisama. That's why I also love your staff, no? Pag nakikita kami, nabibiro ko. Alam mo naman, I don't really joke around with people. Pero pag alam kong komportable ako, alam kong natutuwa ako, I joke around with them. So, nung huli nga, niloloko yung mga tao. Ano ba yun? Pero, Direk, yung lagi nga sinasabi, like, kasama ko, di ba, si Paula Maceda with that group. Sabi niya, paano kailangan natin mas maraming pang tao for this project or mahati yung grupo natin. Pagka naghahanap kami ng mga bagong members sa group, we don't look for the skills, Direk. Secondary siya, to be honest. Ano yung skills, matututunan, ma-hone. Pero yung attitude, number one, willingness to learn, yung hindi nalilate, yun talagang marunong makisama. Kasi kung pasaway yan, no, may attitude problem, wala. Mahihila pa baba yung grupo. I know. Hindi siya matututo. So, kung hindi pa marunong mag-eyeliner yan or hindi pa marunong magkulot yan, kayang-kaya natin gawin yan in one day or two days. Isama lang natin sa show. Matututo siya after. Pero yung attitude, that's embedded to the character of the person. Jim, di ba, naging
nag-establish kayo, grupo kayo, di ba? Nag-establish ng culture salon. Well, alam mo naman, pandemya. How is everything now na medyo may mga restrictions pa? Paano yung business? Of course, I believe kahit anong business director, lahat naman, tayo, ganyan, apektado, mahirap na naitayo namin yung negosyo sa gitna ng pandemic talaga. No? Sumaktong pa-pandemic na. Pero we're just very thankful na I'm a risk taker, Derek, major risk taker. So I encourage yung mga kasama ko na let's do it. Andito na tayo. And syempre along the way, sobrang rough and rocky, pero tuloy-tuloy lang. Na, may mga times talaga sobrang down ako. Pero ngayon, Derek, I'm in a very, the salon is in a very good position. I would love to say that. No? Hindi kami kumikita pa, pero at least we were able to pay the bills. We are also very lucky to have our staff na nakisama sa amin. Hindi kami inuwanan kahit minsan nadedeli ang sweldo. Pero, yun eh, it's really tulong-tulong direk eh. And of course, andyan yung mga kliyente na naniniwala sa amin, no? At tuloy-tuloy sumuporta sa amin. Of course, in terms of the operations itself, we made sure that the salon is a very safe and healthy space for pampering. Nakita ko yan. Yes. Lahat direct, na-encourage ko yung mga staff ko. Noong una may hesitations, pero I started ako yung una nagpa-vaccinate. So lahat ngayon, vaccinated na. And we still do weekly testing. Direct weekly ha. Kasi yung butas ng ilong namin, malaki na, sakit. Pero sabi ko sa kanila, we have to do this kasi umuwi kayo sa mga pamilya nyo. So think of them. And of course, yun nga, at yun na sinasabi namin, na-appreciate ng mga clients namin yon, na safe kami, vaccinated, tapos retesting, tapos yung area is well sanitized with all the protocols being followed. So, unti-unti naman direct with, I believe, lahat ma-vaccinate na sana lahat ng tao. Okay, babalik na rin tayo dyan. Ngayon, may konting setback naman tayo. Pero again, hindi ko siya inisip na negative. Inisip ko, kasi may magkasakit, no? Correct. Kaya, magpahinga rin tayo. A little pause. Pero pagbalik niya, for sure, September, October, December, November, December. Ngayon, wala pa pala. Wala pa ngayon MECQ na wala pa rin. Wala pa direct. Oo. Okay. Yun na lang, again, looking at the brighter side of things. Jim, ang tawag dito, di ba nakapag-establish ka, nakasama ka ng isang grupo, nag-establish ng salon. Sa in terms of you as a hair and makeup professional, would you say that this is yung pinnacle ng iyong career bilang hair and makeup professional, yung pagiging part ng isang grupo na nag-establish ng culture salon? I would say that this is another step. Oh, no? Okay. Marami pa akong kakainin bigas. Okay. Aminado ako, Derek. To be in line with the seniors in the industry. I'm turning 40 October. And meron kasi akong naging ano, Derek, eh. Nung, sabi ko, pagdating ko ng 30, I should get my own house and car. Nung 29 ako, pag sabi ko 29, wala pa pareho. Pero before it ended, before ako mag-30, meron yung pareho. Nagkaroon, no? So, sabi ko, bago ako mag-40, gusto ko ng salon. Ito naman direct yun. It's another step because I'd like to think of the future. Like 10 years, 20 years from now, I still want to be part of the industry. Pero baka limited na ako sa pag-makeup, sa pagbubuhok. So at least I was able to start establishing myself in the industry. So may another goal ka naman when you reach 50, ganun ba yun? Parang ganun, yes, direct. Okay. So syempre, hindi mo na kaya physically gawin na lahat. Pero you have the brand already that works for you. Correct, no? Branding is important. Marketing graduate kasi ako, kaya particular ako sa branding. Anyway, Jim,
tamatanong ko lang before we leave the topic about culture salon. Ano? Being a young mind, you're only 39, turning 40. Ano ba ang bagong pag-handle ng isang salon? And what have you infused? Ano yung ipinasok mo bilang isang young mind sa pag-handle ng isang salon? Well, Derek, I like to think na mas medyo aggressive, mm-hmm. but at the same time, innovative. Aggressive kasi gusto mo talagang i-establish agad-agad yung brand. Ngayon kasi parang mga tao, may Instagram, andyan na siya. Correct. No? Pero nandyan nga yung Instagram, nandyan nga yung popularity, pero ano ang laman nun? So with Culture Direct, pinag-isipan ko yan ng matagal. And that's why ang unique selling proposition ng Culture is that we use plant-based products only. Everything is naturally derived. Ayan na. Pakiulit, Jim. Pakiulit, John. But all of our products, our color, our hair treatments are plant-based and naturally derived. No, a few lines pa nagamit namin are 100% vegan. Okay? Okay. Yes. And we partnered with a brand. It's a US brand. It's Aveda. And they don't test an animal. There's no animal content in it. Kahit beeswax wala direct. That's why it's vegan. And they, yung manufacturing in the States is sustainable with green technology and also 100% recyclable. Jim, matanong ko lang. Ano ba yun? Considered halal kayo? Halal yung ginagamit nyo? Meron direct. Oh, I wouldn't say 100%, okay. But yes. Meron din yung Inglo Cosmetics is present also in the salon. So some of the lines is vegan and the polish are halal. Okay. Yes, correct. So meron kang clients na Muslims? Meron? Meron po, direct. Oh. As in, marami akong Middle Eastern clients. We know that the salon is located in BGC. So very international. Mm-hmm. Diba? So bago tayo mag-is dyan, pwede pakisabi mo yung address? Ah. Para alam nila. Okay. Well, Culture Salon Manila is located on W Global Center, 9th Avenue Corner, 30th Street. Katabi lang yan ng High Street mismo sa Maida Spa and Nike. Ang katabi ko mismo ng establishment, Kamiseta Skin. So, it's a lifestyle center. Ah, okay. So, ano pa? What can you say about your salon? Yun, direct. So, talagang, pinupuntahan ngayon. Maraming tao are very conscious with what they, not just what they eat, no, what they use in their bodies. Mm-hmm. Tapos, kung ano yung mga brands na sinusuportahan nila. Kung yung bago na pepes ang animals or nakakasira ng environment. So, yun yung pinag-isipan ko, nasabihin ko, aggressive and innovative at the same time. Diba? Nag-research talaga ako ng products na talagang, kumbaga, in a way, can represent what my ideas. And in that small little way, nakakatulong na rin siguro yung business ko. No? Sustainable production wise sa environment. Kayo lang ba yung salon na nag-o-offer niyan? O meron namang iba? Meron naman direct ibang salon, pero kami talaga 100% yun. That we use that product only. Yun. Take note. Yun direct. Yun yung difference. And hindi lang ano una sabi ng isang partner ko, baka naman we're limiting our clients to only vegan or lifestyle healthy conscious people. Turns out hindi direct. Mm-hmm. No? Kasi yung mga sanay magpakulay like myself, tapos talaga mahilig every now and then iba-iba yung color. When they tried using plant-based products, no, our services, mas nainganyo silang to switch. Kasi hindi talaga less damaging. Walang chemical. No? Yung product na ginagamit namin direct, 93% naturally derived. For the colors. Pero yung mga shampoo, mga conditioner, 97%. So yung remaining 7 and 3%,
para lang ma-stabilize yung product, para lang sa storage. Hindi siya yung para main ingredient of the product. Oh, so, okay. For shelf life lang. Yes, direct po. Yun. Jim, bukod dyan sa culture, sa mga ginagawa mong shows and shoots, meron ka pang business, di ba, group. And then, bukod doon, meron ka pang Aces and Queens, where you are one of the stalwarts, no? Anong role mo dun sa grupo and how do you divide your time with their many responsibilities that you have? Well, direct kasi, syempre, sabi ko sa inyo, passion ko yung hair and makeup. But another interest of mine na talagang nag-start ako nung maliit pa ako, beauty pageants. No? Yung interest ko sa beauty pageants, ganun na lang talaga. Na I cannot miss kahit yung minor pageant pa yan. Gusto ko. So, I'm just very lucky that I have this talent with hair and makeup na instantly you can correlate that to beauty pageants. Kasi of course. So. Hair and makeup is very essential, no? Hindi pwedeng lumabas na walang hair and makeup. Oh, of course. So yun, and it was through the help of, I was supporting a couple of friends back in 2015. Si Christy McCary at si Ann Collis. Actually, si Christy, I supported her way back 2010. So, bagong-bago pala ako, 2 years into the industry, I helped her with Mutyan ng Pilipinas. So, Mutyan. And then, nag-reunite kami noong 2014 kasi she's joining 2015 Binibining Pilipinas. Mm-hmm. And also, I met Ann Collis who eventually, they both won Binibining Pilipinas. Christy was first runner-up and then Ann was Miss Globe in that year. Through that, I was able to meet the founders of Aces and Queens. Back then, it was Jonas Gafford, it was Arnold Mercado, Nat Bronze, and of course, the rest of the group. And I became one of the makeup artists of the hair and makeup artists of the group, and eventually the head mentor and coach of the girls. Oh, the things are hair and makeup. Yes, direct. Okay. Jim, it's a known fact that Aces and Queens have produced quality national and international title holders, no? Siyempre, pag sabak na nila sa mga pageants nila, on their own sila eh. On their own na, di ba? Kasi wala na, bawal eh, di ba? Bawal. So, kapag nakikita mo silang umaattend ng ganitong function, whether locally or internationally, are you satisfied? At masasabi mo bang, ay, ginawa nila yung tinuro ko? Yes, of course, Derek. First, when I do my lectures, ang unang nakalagay doon sa slides ko, from 1 to 10, rate your skills with makeup and hair. Mm-hmm. So, merong sumasagot talaga ng 8, 9 or 10. Mm. Kasi meron talaga mga girls na probably nagmamodel or nagpa-pageant na before or mahilig talaga mag-makeup. Pero meron talagang zero knowledge. Kasi may magsabi zero. Talagang even wala. Oh. Yeah. Or 1 or 2. But when you see these girls na yung 1 or 2 nila naging 6, naging 7, naging 8, tapos andun na, syempre, that's already a fulfilling moment for a mentor, for a coach. More so, if you see them doing their own makeup in their own pageants, in their respective competitions. So, again, yung kasi with Aces and Queens, we don't get paid. It's really a passion project. Passion, no? Passion. So, ang gusto mo lang, una, respect your time na binibigay mo sa kanila kasi yung value of time natin napaka-importante, di ba, direct? Busy tayong tao para mag-allow tayo ng time on the correct. Side to treat them. So you respect, na-attend sila, hindi sila malilate to that. And then, manalo sila, syempre yun yung pinaka-ultimate mo. Pride mo rin yun. Diba? Pride mo na yun. Yun lang dalawang yun, direct. And syempre, kasama doon, yung alam mong they valued your time, nag-aral sila, tapos nanalo sila kasi nakinig sila sa iyo.
Correct. Yeah. Parang parang may mga corona. Marami na tayong corona. Oo, oh, marami na. Alam ko naman yan. It's the most successful group, no? Jean, na-mention mo kanina that at age 40, meron ka ng sinet na goal, no? Matanong naman kita, malapit na rin ang birthday mo. Magkasunod lang tayo ng birthday, October, di ba? So, yung after October, you start your 40th, no? Ano naman ang tina-target mo hanggang sa makarating ka ng 50? Can you be more specific this time? Ano ang goal mo 10 years from now? Marami, Director. I'll share one dream project. Yan, sige, go. I really want to establish a school. A school for hair and makeup. Hair styling, makeup artistry, and hair technical service, like for the salon. That's a dream project that hopefully I'll be able to, because I'm also passionate with teaching it. So I love teaching. And I'm not there yet in terms of technical skills. I need to build more for myself before I can pass knowledge to others. So in the next few years, in the next couple of years, I'm planning to really study here and abroad also. And then after that, look for the right people to connect with and establish the school eventually. Isa pa dito, Direk, yung project na yon, may passion din on the side. Passion in a sense na you can teach communities. Yung mga ganyan. Outreach, and, no? Yes, outreach. Which actually ginagawa ko na yun with some organizations, Direk. Tapos, and to for that learning institution to be a partner of TESDA. Oh, no? So yeah, i-co-connect mo siya sa TESDA. Kasi Direk, that in that way, I believe you'll be able to change lives. Kasi when you, whether you practice locally or abroad, no, mas magandang may certification ka. Kasi you'll be more confident. And through that certificate, I heard kasi Direk that TESDA is tapping also private learning institutions to be yung certifying body. Parang ganon. Okay, and I want, eventually, gusto kong magkaroon ng ganon para makatulong ako. Meron ako, Direk, isang stylist. Naisip ko to, bakit? No? Meron ako isang stylist, si JR. Nag-start siya, Direk, as in, ano, janitor siya sa salon. Sa salon? Oh, mga 10 years back, no? Sa isang salon. Then, staff siya. Mamaya-maya nag-assistant na. Mamaya-maya nagugupit na. Mamaya-maya nagsa-style na. Mamaya-maya kasama na namin sa fashion show. Sinasama ko na sa mga events. As in, nakita mo yung improvement tong tao. Oh. Amazing change talaga. Change life. Tapos, yung pamilya niya, nag-asawa na siya, may dalawang anak na siya. Tapos ang ginawa niya, Direk, nag-aral siya. Tapos, after noon, nasa Canada na siya ngayon. Yes. So nung nag-Canada kayo, nakita mo siya? Nandito pa siya nung nagka-Canada? Nandito pa siya, Direk. Kaya sabihin, nakita ko yung journey na itong tao na to. Sipin ko kung pamilya niya, janitor. Umangat-angat. Dahil gusto niya eh. Diba? Tapos nakapala siya, sabi niya, sir, parang hindi ko yata kaya to, Canada, ganyan-ganyan. Kaya mo yan. Sabi ko gano'n, dali, go. Ayun. Tapos, yun ang gumugupit sa akin dati. Siya talaga. Kasi magaling talaga. Sa bahay ko, usually pupunta siya. Pukwento siya sa akin. Ano yung pinag-aaralan niya? Ano na yung nangyayari? Pasado siya. Nag-top of the class siya. Hanggang sa, akala niya hindi siya makakalis kasi ang daming delay. Pero direct, nakaalis siya. 2 years na siya doon. Nandun na siya. Oh. Alam mo, him being not a college graduate, medyo hirap siya mag-English. Pero direct ngayon, pagkausap ko, Englishero na yung mga post sa Facebook. May kotse na siya doon. No?
Nagda-drive na siya. Tapos, sabi niya, 2 years na lang daw, pwede na siya mag-apply doon as resident. Okay. Tapos, nadadala niya na yung family niya. Which is yun ang sinabi ko sa kanya. Yun yung goal mo dapat. You know, parang, yun talaga isang parang, wow. Sabi ko, this career of with the hair and makeup can really change lives. So, I want to be an instrument. So, kaya, yun ang goal ko ngayon. So, yun ang goal mo naman. Papuntang 50. Yun naman ang pagtutuunan mo ng ano. Anyway, Jabe, before we end this interview, what can you tell our viewers? Any last message? I guess, paano ba? In any craft or job that you do, you just need to give your best. And you need to give your 100% at the time. No? Kahit na rutinary na yung trabaho mo, kahit paulit-ulit na siya, you have to wake up and think that it's a... you have to think na dapat ma-excite ka pa din. Mm-hmm. Kahit saan naman, dapat exciting pa rin ang ginagawa mo. Mm-hmm. No? Otherwise, mababore ka, tapos titigil ka na lang, hindi mo na magagawa. Ayaw, wag ibawal sa atin yun. Yes. Anyway, Jim, thank you for this interview. Don't leave yet, Jim, but we'll say goodbye to our audience. Thank you, everyone. Thank you.